Hello guys, good evening. This is Kadato Safa Vlog. Ayan. Isishare ko lang po sa aking mga subscriber, ayan, sa aking mga tumatangkilik sa aking vlog. Ayan, ang salitang kamatayan. Ayan. Bakit po may kamatayan? Ayan. Ganito po 'yon. Ka laban na lang dalawang magkapatid. Yan po ay nagsimula kay Cain at kay Abel. Pinatay si Abel ni Cain at si Cain napunta sa lugar ng Lord at gumawa ng kanyang sariling bayan. So sa loob ng 100 years, nagkaanak si Eva na isang lalaki pangalang Seth. Ayan guys, ganito po yun ano. Ka, away na magkapatid. Hanggang sa kasalukuyan, bakit may digmaan? Dahil sa away ng dalawang magkapatid. Yan. Kapatid sa ina, hindi po sa ama. Yan. Ka, kapatid, ano, labanan. At doon naganap ang unang krimen ng pinatay ni Cain at si Abel. Ayan. Bagamat si Abel ay wangis ng tao, purong tao, at si Cain naman ay wangis na isang tao at isang anghel na tumukso kay iba na security guard doon sa halamanan. Doon pa lang sila tawag ng ahas dahil sa pangyayari. Sila lang yung may kamulatan guys. Ano? Ayan. Ka, labanan ng magkapatid. At ano yung ma? Mama, yung tay, tatay, an, anak. So, hanggang sa umikot, ng umikot, ng umikot ang mga panahon. Hanggang sa kasalukuyan, may mga lahi pong hindi nagkakasundo. Bakit? Kasi labanan po yan ng magkakapatid. Noon pa man, hindi po maialis ang away ng magkakapatid. Ang pinakamabigat na laban na kinakaharap natin sa araw-araw, yung away ng magkakapatid. Yun yung hanggang ngayon. Between the East and the West. Ayan. Kaya ho, hanggang sa kasalukuyan, naghahanda ang Asia sapagkat nais niyang ipaghiganti ang kanyang kapatid laban sa kapatid ng kanyang ina. Na siya namang nagwawasak ng kayamanan sa perlas ng silanganan. Kaya nga po guys, dito sa sinasabi ko, ito'y may malalim po na pasahulugan na dapat din po natin maunawaan. Kasi nga, malalim ito. Ito'y laban ng dalawang lahi. Ayan. Laban po ito ng hindi matapos-tapos na labanan hanggang sa panahon at hanggang sa kasalukuyan. Na nais po sana natin na maintindihan bakit may mali at may mabuti. Kasi nga, naganap ang unang pagpatay mula kay Cain at Abel. Ayan. Kaya hanggang kasalukuyan, ang kamatayan ay patuloy. Patuloy na naghihimagsik ang kamatayan sa bawat lahi, sa bawat membro ng pamilya, sa bawat henerasyon. At hindi talaga siya matapos-tapos guys. Sa kadahilanan, andoon yung away ng magkakapatid. Wala pong bago. There's nothing new under the sun. Paulit-ulit lang po yan. Kaya kailangan maalis natin yung sumpa. Maalis natin yung mga pangyayari na nagkaroon ng kaganapan yung ganong pinagmula ng isang krimen. Hanggang sa ang krimen ay patuloy. Patuloy ng patuloy yung krimen. Gantihan. Kasi nga, nung mawala si Abel, 100 taon pa nagkaanak uli si Eva ng isang lalaki. Ngayon, si Cain ay napunta sa bayan ng Nod
at meron na siyang sariling gobyerno, sariling bayan. So itong pangatlong anak na iba, buhat doon sa kambal na kain at abilay, magpapasimula pa lang po siya. Imposible namang hindi na ikwento ni iba sa kanyang kapatid, sa kanyang anak na pangatlo, ang nangyari sa kanyang anak na si Abel. Imposible rin naman hindi din naikwento ni Adan ang nangyari. Kaya hanggang sa kasalukuyan, patuloy na naghahanda ang bawat magkapatid sa isang digmaang hindi matapos-tapos mula't simula. Kaya nga kung iisipin natin, ano, doon nagsimula ang tinatawag na karumaldumal na pagpatay. Hanggang ngayon, hindi matapos-tapos. Kaya nga po sana maunawaan natin ang unang kwento, sapagkat nung napunta si Cain sa bayan ng Nod at nagkaasawa, sa makatuwid po baga ay meron ng existing na tao na hindi bukod po sa kanila. Ibig sabihin po baga, meron ng ibang tao na sa panahon na yon at hindi lang po sila ang tinutukoy, na tao lamang. Kaya napakatagal pa na panahon nung mapatay si Abel. Napakatagal pa na panahon bago nagkaanak uli si iba sa loob na 100 taon. Kaya hanggang sa lukuyan, talagang dapat magkaisa ang lahi ng dalawang magkapatid. Ito naman yung kapatid sa pangatlo. Ano yung kapatid sa pangatlo? Napakalalim po nito, ano? At kung nabubuhay lang si Jose Rizal, mapiliwanan niya po ito ng maayos para maintindihan natin ang kwento ni Crispin at Basilio. Buong mundo po ang tinutukoy nun, ang dalawang lahi. Ang dalawang lahi dito sa silangan na dapat magkapanagpo at dapat magkita na upang nang sagayon ang isang kapatid na pumatay sa kanilang kapatid na tunay ay maiayos sa lahat at ma-unite na ang buong mundo. Kaya napakalalim ang salitang ito na dapat sa natin din maunawaan, sapagkat ito'y inaral sa buhay espiritual, na ang kwento ng ating pambansang bayani na si Crispin at Basilio ay tumutukoy dun sa kaapihan ng lahi ni Cain, na hanggang sa kasalukuyan ay masyadong niyurakan ang kanyang bayan. Ito po ang kwento ng dalawang magkapatid na inalipin din na isang kapatid na pumatay doon kay Abel ang kanyang lahi. Kaya hanggang sa kasalukuyan, ang digmaan ay patuloy. Ang paghahanda ng mga armas ay patuloy. Sapagkat ang kaapihan ni Crispin at Basilio, ang kaapihan ni Sisa, ay patuloy na niyurakan ang kanyang bayan, sinusunog ang kanyang tahanan, patuloy na inuubos ang kanyang yaman at pinakikinabangan ng lahi ni Cain hanggang sa kasalukuyan. Kaya sana guys, muling mabuo ang buong silanganan kasama ang perlas ng silangan mula sa lahi ng mga Hebreo. Sinapakahabang kasaysayan na nakalimutan na ng sangkatauhan kung ano ang bansa natin noon at kung ano ang kalagayan natin noon, na sana gamitin natin ang social media sa pagtuklas, sapagkat ang mga anak ng mga Hebreo at mga anak na Israel ay dapat muling magkita. Ang mga anak ni Pilig at ni Joktan, ang mga anak ni
Crispin at Basilio at ang mga anak ni Sisa ay muling mabuo para maayos ang lahat, matigil na ang labanan ng dalawang lahi na pinagmulan ng unang krimen na naganap sa sanlibutan ito. Malalim po ito na kadahilanan, kaya doon po nagsimula ang kamatayan. Kapatid, mama, tatay, yan, anak. Kaya patuloy ang pangyayari. Patuloy ang kaganapan hanggang sa kasalukuyan. Dapat po nating maintindihan yung mga kababayan ko na ang bansa po natin bumaha man nung mga panahong mula kay Noah, pero sa pagsikat ng araw namumukod tanging nasa silangan lang pa rin po siya ang lahi ng mga Hebreo, na sana ma-unite na itong Asia, kasi nga Asia siya nga eh. Magkaisa na ito ang buong silangan, kasi ang pagbagsak ng lahi ni Cain sa kasalukuyang panahon, kitang-kita na po talaga. Hindi lamang po sila nakakaranas ng kalamidad o pagkatuyo ng katubigan. Kitang-kita na po na talagang naghihimagsik ang dugo ni Abel na nabulid sa lupa sa pirlas ng silanganan. Kaya nga po, sana maging maayos po ang lahat. Magkaisa tayo sa mga kapatid kong mga sa Mindanao, ayan, mga Muslim. Saludo ako sa inyo mga kapatid. Ayan. Kaya po, maunawaan natin ito na ang bayan natin, ang mga tunay na mga Hebreo. Tayo po ay mga tuli. Tayo po ay mga tinuli. Mga lahi po tayo ni Abraham. Hindi po tayo lahi ng membro ng Sopotanya. Mga tuli po tayo. Tayo ang bansang tinukoy sa perlas ng silanganan. Hindi ko nga ito alam kung paano ko umpisahan, kasi nga nagiging busy. Isinishare ko lang ito dito sa aking vlog. Napakahaba nga nito. Kasi nagtatrabaho po tayo bilang single parent. Ayan. Kaya nga po, ito'y pag-share lang. Malalim na pag-share po, pagbabahagi. At kayo na po ang bahalang mag-analisa. Kasi binuksan ko na po ang pintuan. Pintuan ng kalangitan. Kalangitan, ibig sabihin, ng bagong new covenant, bagong langit. That is a new constitution. Sabi nga, ito ngayon. Kilalanin muna natin ang ating identity, yung ating pinagmulan, yung ating lahi mula sa perlas ng silanganan. Kung yung tinutukoy ko ba ay mali, o kung yung tinutukoy ko ba ay pwede, huwag nyo naman akong ibas, guys. This is my vlog. Talagang dumating man yung mga mensahe na ito, sinishare ko po sa inyo. Kaya sana ang dalawang lahi ng mga Hebreo na pinatungkol ni Jose Rizal, ni Dr. Jose Rizal, na si Crispin at Basilio at si Sisa, na ang patuloy na pagdarahok ng Asya dahil sa kagagawa ng lahi ni Cain. Pinakinabangan ang yaman ng Asya.
Ito na ang pagkakasundo at pagkakaisa. Nabuksanawa ang ating mga isipan. Nauwi na sa gantihan. Kaya nga po, napakalalim. Bakit malalim? Kanino anak pa si Cain? Hindi naman anak si Cain ni Adan. Nung tinukso sa iba ng isang gwardiya, security guard, sa alamanan, anya, magkakaroon ka ng kamulatan. Ay, nag-usap yung dalawang gwardiya, yung bantay. Ang ganda ni Eva, sexy. Habang tulog yung ano, boss natin, ligawan mo na yan. Yun. Hanggang sa tinukso. Natukso si Eva. At namulat sa nangyari. Nung mamulat, sabi ng isang gwardiya, tinapik, tama na yan. Baka magising ang ating Panginoon. Pagamat namulat si Eva, ang ginawa naman niya ay tinukso si Adan. Hanggang sa namulat si Adan. At sila'y nagkaanak ng dalawang lalaki, ang pangalay Cain at Abel. Hindi ho ba malinaw na magkaiba ang kanilang mukha sa nasusulat? At doon pa lang lumabas ang salitang ahas nang dumating ang kanilang pinuno. Ha? Hindi ba tamang pag-aanalisa yung gano'n? Na hanggang sa kasalukuyan, ang dalawang labanan ng dalawang nagagantihan, kapatid sa ina at kapatid sa ama't ina. Diba? Kaya yun po ang tinutukoy ng ating pambansang bayani. Kaya ako'y nagpapasalamat na mula sa ganong isang pangulo at saka ngayong pangulo. Ito na ang simula, guys. Ito yung bayan na to. Easy lang muna tayo, huwag tayong mamadali. Kasi inaayos ang bansa natin. Inaayos. At hindi lang po yung pinuno natin nag-aayos. Andun yung tatlong olive tree. China at Russia. Andiyan pa yung Africa. Kasama din po yan sa kwento ni Crispin at Basilio. Ayan. Ito na. Kaya kung unawain po natin, pili tayong pinaglalaban-laban dito sa ating mga kanayon, sa ating mga kapitbahay. Pili tayong pinag-aaway dito sa Asya, sa kakagawan na isang kriminal sa lahi ni Cain, na hanggang kasalukuyan, sila ang tunay na mamamatay. Di ba? O. Kawawa yung mga namatay natin mga kapatid na doon sa Pakistan, sa Lebanon. Kagagawan din dito na sa kapitbahay nila nagpakilalang banal na sangkatauhan. Hanggang kailan ho tayo magpapasakop mga kapatid? Bagsak na po ang ekonomiya nila. At tatayo na po ang perlas ng silanganan. Ito na po ang tamang panahon. Tuklasin, unawain ang aking kwento, at intindihin. Dahil doon nagsimula ang unang krimi na pagpatay at hanggang kasalukuyan, wala silang awa kung pumatay sa mga kalahay natin dito sa silanganan sa buong Asya. Pinag-aaway-aaway lang nila tayo. Sabi nga ng magaling na pangulo ni Ferdinand Edralin Marcos, yung tatay ni BBM, pinag-aaway-aaway lang nila tayo para hindi tayo magkakasundo-sundo. Winawasak yung ating bayan mula sa lahi ni Cain.
winawasak. Pinasukan tayo ng pangrelihiyon na mga mensahe na siya nagwawasak sa ating lahi dito sa Perlas ng Silanganan. Tama. Tama ang ating mahal na Pangulo na nung nakipag-usap siya sa mga Imenilik na ang ating bayan ay pinag-away-away tayo, sabi ni Ferdinand Edralin Marcos Sr. Di ba? Yun po ang ugat ng away ng dalawang magkapatid hanggang kasalukuyan. Dapat maintindihan po natin yun. Maaring hindi nyo maunawaan agad to kasi hindi nyo analisa ang aking kwento. At yun po ang totoo. Yun po ang kaganapan. Yun po ang pangyayari. Huwag po nating intindihin sa literal na pagbasa lamang. Kasi doon tayo mawawasak. Kumbaga pinipilit nating binubuo at pinapaintindi. Kaya tama ang dating Pangulo. Pinag-aaway-aaway tayo. Tapos nagkaroon tayo ng iba't ibang samahan. Ha? Sa bansa natin, pag hindi ka kaanib, hindi ka kaano, ganun, magkakaaway. Matagal na po. Kailangan po magkapanagpo ang dalawang magkapatid na si Crispin at Basilio. At baka matuwa pa ang kanyang ina na si Sisa. Sinunog yung bahay. Ang bahay na yun ay tumatanglaw sa ating lahi. Ang dalawang magkapatid na hindi nagkita ay tumatanglaw sa dalawang lahi. Mula kay Pilig at Joktan. Sa lahi ng mga Israel, mga Hebreo, sa dalawang lahi. Kaya nga po sana intindihin natin ito. Hindi po ito kwintong barbero lang. Kailan may pangunawa po. Huwag nyo naman sana akong ibas. Kasi vlog ko po ito eh. Nagbabahagi lang po ako sa taong nakakaintindi lang po. Hindi ko naman sinasabi na hindi ito naiintindihan ng iba. Kasi may kanya-kanya po tayong pag-aanalisa. Kumbaga respeto lang po. Respeto lang. Nakita nyo, medyo malungkot akong nagkukwento. Bakit? Ano ba tayo ngayon? Sabay-sabay na ang bawat mga bansa tinatamaan ng kalamidad, mga pagsubok. Mismo tayo na po ang dinidisiplina ng kalikasan. Yun po. Sana po sa mga nakakaintindi ng aking kwento, maraming salamat. At patuloy niyo pong i-like ang aking mga videos. At kung nasa puso niyo ang pag-share, maraming salamat po. At subaybayan niyo po ang aking pang ibang kwento. Kasi tagal kong hindi nakapag-upload dahil hindi ma-edit-edit yung ibang video ko nag-aaral yung mga anak ko. Tatrabaho din po ako bilang single parent po. Maraming pong salamat sa mga kapanood nito. Binabati ko kayo ng magandang araw po sa lahat. Ayan. Shout out sa inyong lahat sa mga kapanood nito. Guys, God bless. Mabuhay. This is Kadato Sapa Vlog.